Hi guys! Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Funeral Benefit Claim online. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So, bago kayo mag-apply ng Funeral Benefit Claim online, kailangan lamang na may SSS account kayo. Pangalawa, i-update ang contact information ninyo dahil dito mag-update si SSS sa mga application ninyo or update sa inyo kung ano nga bang status ng application ninyo. Pangatlo is mag-enroll ng disbursement account sa DAEM nyo or disbursement account enrollment module. Dito sa disbursement account, kailangan approve na yung in-enroll nyong DAEM dahil dito ihuhulog ni SSS yung pera na makuha ninyo. Dito naman sa pang-apat, i-scan lahat ng supporting documents or requirements. Naka-format siya as ito guys, JPEG or PDF. Ayan, yan yung format na dapat sa inyong mga files or requirements or documents. At ito ay dapat hindi lalagpas sa 3 MB yung size nito. Pag halimbawa naman guys, yung requirements ninyo or documents is lagpas sa 3 MB yung file size nito, kailangan nyo itong pababain yung file size. So, paano nga ba magpababa ng file size ng mga requirements or documents? Meron akong tutorial niyan sa YouTube. I-search nyo lang ito, MB2KB Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano nyo pababain yung MB file size. So, hindi pwedeng lumagpas sa 3 MB yung file size na ipapasa nyo. Then, take note dito guys, para naman sa claimant na hindi SSS member, ang Funeral Benefit Claim application ay i-file nyo over the counter sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. Dahil wala kayong SSS account, hindi kayo SSS member, so hindi kayo pwedeng makapag-file nito online. Kung kaya kailangan nyong pumunta sa SSS branch at follow the number coding schedule para doon na kayo mag-file sa mismong SSS. Ngayon, nasa SSS website na tayo. Kailangan nyong mag-login dito. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. Ayan, nasa home na tayo, nakapag-login na tayo. Dito, click nyo lang itong benefits. Pagka-click nyo ng benefits guys, lalabas yung ganito. Kaya i-click nyo lang ulit yung benefits. Then, hanapin nyo lang sa pangalawa, sa pinakababa, apply for funeral benefit. Click nyo yan. Ayan. Then dito, bago kayo mag-proceed dito guys, make it sure na updated yung mga contact information nyo dito. Tulad na sa bank account na naka-enroll sa inyong disbursement account, make it sure na yan na yung updated na bank account ninyo at may access kayo ng bank account na yan. At of course, yung email ninyo dahil dyan din mag-update si SSS sa inyo. And then of course, your cellphone number dahil magti-text din si SSS sa inyo kung halimbawa may conflict sa inyong application. Then, pag-updated at tama naman yan lahat guys, click nyo na itong proceed. Dito sa funeral claim application, please provide all information of the deceased member. So, ito guys, information to ng namatay na miyembro. SSS number niya, so lagay natin, click natin yan. Halimbawa, yung SSS number niya is 12345678900. Next naman is sure name. Click natin to. Halimbawa, yung pangalan niya is Ram. Next is given name naman. Lagay natin dito. So, huwag kayong magkamali dito guys sa pangalan. Halimbawa, pangalan niya is Romo. Then, yung date of birth naman, kung kailan siya pinanganak. So, dito, click lang natin itong calendar sign. Then, lalabas na yung calendar, guys. So, pwede namang i-click nyo itong October at saka 23 at saka dito sa date pag maglagay kayo ng date. Then, para mas mabilis, i-type na lang natin. Click natin ito. Halimbawa, siya ipinanganak noong January 7, 19,
1997. Click nyo lang kahit saan. Ayan. So, nalagay na yung date of birth or kung kailan siya pinanganak, yung namatay na miyembro. Next is date of death. So, kung kailan siya namatay, lagay natin yung date dito. Click natin yung sign ng calendar. Ayan. So, halimbawa namatay siya noong October /07/2023. Click next na kayo or kahit saan kayo mag-click dyan, pwede. Then, automatic ma-enter na yung date. Next is the amount of funeral expenses. So, click natin tong I for more information lang. Ayan, click nyo yung I sa right side. Ayan, dito, take note, para sa mga multiple receipts, please encode the sum amount of funeral expenses of all receipts. Ayan, so guys, ipagtututal nyo lahat. Or halimbawa, madami kayong resibo dyan, ipagtututal nyo lahat ng amount na nakalagay dyan sa resibo na hawak ninyo. And pangalawa naman, kung ito ay lumagpas guys sa 60,000 pesos, so of course yung makuha nyo lang na amount is 60,000 pesos dahil ito lamang yung pinaka-maximum na pwede nyong makuha dito as your funeral benefits. Then of course subject for evaluation naman yung mga documents na ipapasa ninyo. I-check pa yan ni SSS kung tama or legit yung mga documents or requirements na pinasa ninyo. So ngayon, dito na tayo sa amount of funeral expenses. Lagay na natin dito. Halimbawa, 47,000 pesos yung pinagtotal natin na funeral expenses nating mga resibo. Lagay natin dito yung amount. Click natin yan. Lagay natin 47,000. Ayan, so 47,000 pesos na nakalagay. Then, after nyo yan ma-fill out yung mga yan, guys. So, double check nyo yung information kung tama ba yung kung kailan siya pinanganak at kung kailan siya namatay. And then, of course, the SSS number niya and yung mga information niya like surname at given name. Pag once na tama naman lahat, na double check nyo, na triple check nyo, tama naman lahat, click nyo na itong proceed. Then dito, choose your bank account. Dito naman, dahil may in-enroll na kayong disbursement account enrollment module, so of course may lalabas na dyan na bank account ninyo. Take note dito na pag once na wala kayong bank account na naka-enroll sa inyong DAEM, hindi kayo makapag-proceed dito dahil hindi alam ni SSS kung saan ihuhulog yung makukuha nyong pera dito. Kung kaya dapat ang unang steps na gagawin ninyo is nag-enroll kayo ng disbursement account. Dito sa choose your bank account, click nyo lang ito, then lalabas na yung bank account ninyo. I-click nyo lang yung bank account ninyo, then malagay na ito dito. Next naman is the civil status of the deceased. So click nyo lang ito, then lalabas na dyan yung mapagpilian kung single or married. So kung siya ay married, i-click nyo lang yung married, then lalabas na yung ganito. Next naman is your relationship with the deceased. So, kano-anong mga ba yung deceased member or yung namatay na membro. So, kung kayo ay surviving legal spouse, kung kayo ay child, parent, live-in partner, or common law spouse, so, mamili kayo dito, guys. So, halimbawa kayo ay surviving legal spouse, click nyo lang itong surviving legal spouse. Bawat relationship with the deceased member is iba-ibang requirements, nakadepende yan kung kano-ano nyo yung pumanaw. So, iba-iba yung requirements na kailanganin ni SSS. So, dito naman, attach supporting documents. So, dito na natin i-attach yung mga requirements natin na isa-submit kay SSS. So, dito, pinakauna, proof of established SSS membership of deceased member. Click nyo lang ito yung choose file. Pag na-click nyo yung choose file guys, lalabas na dyan yung mga photos niyo. So, of course, dapat na-picturean na yung ID ni SSS member or E1 form, SSS form, or anong katibayan ninyo na membro yung miyembro ni SSS yung namatay na miyembro. Halimbawa, may SSS humid siya. So, yan yung picture ninyo at yan yung i-attach nyo dito.
Next is proof of debt. So ito yung debt certificate. Click nyo lang yung choose file and then lalabas na dyan yung photos ninyo. I-click nyo lang mismo yung picture ng death certificate ng namatay. Next naman is the marriage certificate. So kung halimbawa naman kayo ay legal spouse, so lagyan nyo din yan ng marriage certificate. So click nyo lang itong choose file. Then lalabas na din dyan yung mga photos nyo. Piliin mo lang yung marriage certificate ninyo. Then automatic mag-upload na yan. Next naman is the proof of payment of funeral expenses. Dapat mapicturean nyo yung lahat ng resibo para i-upload nyo yan din dito. So click nyo yung choose file, then i-attach nyo na yung requirements na mga resibo ninyo. Katibayan na ito yung mga nagastos ninyo sa funeral ninyo. Then dito naman sa certification, so dito sa my box, click nyo yan. Yan. Then, pag na-click nyo yan, guys, magkaroon yan ng check dyan. Then, pag may check na, click nyo na itong submit. May lalabas na dyan, guys, na you have successfully submitted your funeral benefit claim online with the transaction number. Yan, guys, pag once na submit nyo na itong application na ito, maghintay na lamang kayo ng isang linggo hanggang dalawang linggo para sa update ng funeral application ninyo. Mag-i-email si SSS sa inyo kung ito ba ay rejected or approved. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!